yung typhoon kahapon o hanggang ngayon, sobrang lala niya. Kasi hindi ako makatulog. Buti na lang hanggang ngayon, impact pa rin yung aking UV film na cover sa aking parang greenhouse. So, thankful ako na okay naman yung mga air plants, walang lumipad sa kapitbahay. So, eto lang. Pasilip ko lang kung ano na naman yung nangyari. So, eto. Ganito po ang ginawa ko para mag-survive ang mga halaman. Kasi siguradong kung nakasabit sila, malamang sa hindi, ay liliparin na sila. So, yan. It's a good thing na hindi ako naging complacent kahapon. Just like the other time na nagkaroon ng ano, itong sa Rolly. So, yun! So, ito yung nangyari sa mga halaman. So, may mga buti na lang. Kahit na nilipad sila, dito pa rin sila bumagsak. So, ano ba yung mga nawala? Okay. So, konti lang naman. So, yan. Ang mga matitibay na cactus na dyan pa rin. Ano ba ito? Malunggay. So yan, so yun guys, just to give you an idea, so every time magkakaroon ng mga ganitong untoward freak of nature ng mga bagyo, so dahil air plants tayo, dahil nakasabit sila, naisip ko kasi kahit hindi ko tinanggal yung maliliit, dahil meron naman akong net, so more or less yung hangin medyo madidissipate. Pero yung mga malalaking plants, definitely, lalaban yan sa hangin. Kaya ang best option ay ibaba sila. Katulad ng mga ginawa ko. So, last night, hindi rin ako nakatulog na maayos. Dahil feeling ko, makapagising ko, wala na akong halaman. Sobrang lakas talaga. Pero, I'm still glad na in spite sa pagdaan ng bagyo dito sa area, ay, ano naman, okay naman yung mga air plants. Kaya lang, ang naging problema ko ngayon, yung mga cactus ko na nasa baba. So, ito ang itsura ngayon ng ito na yung aftermath naman. Kanina, hanggang ano yan, yung lalim yan, hanggang binti. Tapos talaga nagpanik ako. Akala ko baka hindi siya bumaba anytime soon kasi nasa lake na kami. So, yung mga philodendron ko na supposedly na ginugroom ko for grow out. So, I have no choice. Tinanggal ko sila kasi baka matangay sila sa agos ng tubig. So far, actually, mabilis naman na wala yung tubig. Hindi ko lang alam kung ilang oras na kalubog. And hopefully, yung mga cacti and succulents ko, yung mga naka-on ground, sana hindi mag-rot. Yun lang yung hope ko. Pero, ayun. Ganun talaga ang buhay. Really have to start all over kung saan kailin simulan. Pero, optimistic naman ako na sana wala nang uulit pang ganito. Parang after Ondoy, ito yung pinaka worst. Although syempre Ondoy is still the worst sa mga na-experience ko na baha. Ito naman, mabilis na kumalat yung baha, bumalim. Pero mabilis din naman bumaba. So yun. So, meron mga sigurado na yung mga casualties, di ko pa na mamonitor kung ilan. Pero, I'm still glad na yung mga air plants ay okay naman. So, relatively, I'm good. And, ano lang, let's just start it all over again. Parang, ganun talaga buhay. It's a hobby, it's a business. We'll just have to get back on our feet kung saan tayo magsisimula ulit.
So yun, sa mga kaibigan din natin na nakaranas ng kagupit ng Ulysses, ano lang tayo, optimistic, ano lang, yun, so makabangon din tayo, yun, yun lang, and hopefully okay naman kayo sa mga bahay nyo, and sana wag naman, wala naman nakasunod po si Ulysses dahil sobrang stressful. So yun, tapos yun pala, yung bahay namin, pinasok siya ng tubig. And yung isa sa mga worries ko, baka lumubog yung mga motor. Eh buti na lang, hanggang hindi lumubog yung motor, hanggang gulong. Siguro mga a few inches na lang dun sa mga rayos, hindi ko alam family yung tawag doon. So yun, so to give hope sa mga devastation na nangyari, so eto. One of the best plants talaga to keep during this rainy season would be the air plants. So yun. So bakit ba ako nag-alaga ng air plants? So number one, ang kalaban lang natin dito is hangin. So other than that, dahil elevated yan, kung nasa taas nyo tinanim, so better. So hindi natin problema ang baha, hangin lang. So magiging problema lang natin dito is paano i-counter ang effects ng hangin. So yung I think isa sa mga nakatulong is yung net. So before, hindi ako palagay na makakatulong yung net, pero coming from this experience, I think nakatulong siya ng malaki. Kasi so far wala naman lumipad. Of course, just a few small plants or swerte lang talaga na hindi kami directly hit. Problem kasi natin sa baha, kahit sabihin mo na hindi na paka yung halaman mo, katulad na nangyari dito, I have some few plants na nandun naman sila, nakahiga. Pero kasi may mga sensitive pa yung mga plants na yung tubig baha kasi is ano yan eh, halo-halo yan, di ata saan galing. Okay sana kung ano lang yan, as in tubig lang galing sa ulan. Ang problema kasi kanina, nung nag-check ako dun sa area, may mga langis. Eh naalala ko, may kaibigan ako before, nung nagkaroon ng ondoy. Yun yung pinaka number one na naging problema niya. Nung nalubog sila sa baha, may parang sasakyan nakatabi ng kapitbahay. Ang lahat ng tagas ng gasolina o langis, pumunta sa kanila. And then, yung mga tilansyang nalubog sa tubig, syempre nalagyan ng langis yun. So even after na na-recover niya yung mga plants, just the same, namatay yung halaman. So yun lang po, and hopefully na sama-sama tayong bumangon ulit dito sa, alam mo yun, ano na to, halo-halo na tayo, may pandemic, mayroong bagyo, tapos ngayon malapit na Pasko. So what to expect with the plant industry? Definitely, parang ano yan eh, commodities, dahil definitely madaming mga kasamahan natin sa horticulture industry ang nagkaroon ng damage sa mga typhoons. So relatively, nakikita ko sa future ng mga halaman, sila ay mas lalo magmamahal. So yun. And ano rin, that's also buying naman if you have enough funds. Actually okay naman siya kahit mahal, kasi that's also one way na matulungan natin yung mga kasamahan natin na makabangon ulit dito sa mga ganitong klaseng ano, na tragedy. And ito nakita niyo mga bromeliads, to mga Virgilia, Tilbergia. So yun, ang nakita ko ngayon, ang matibay sa hangin at ulan, bromeliads. So yun, yun lang po. Yun lang, and sana okay kayo sa mga bahay nyo. So kapag okay na yung weather, let's move it. Balik tayo sa kung saan tayo nagsimula, at sama-sama tayong umahon dito sa mga
tragedy na nangyayari sa ating sunod. So hopefully, maging maganda na yung weather natin. Sa ilang guys, keep safe and always, yun lang. Okay, Ulysses, we have to go.